sa patuloy na pag-usbong sa larangan ng aerial warfare, ang nagiging basehan ng pinakamakapangyarihang fighter aircraft ay ang makabagong teknolohiya at ang pangingibabaw nito sa ibang sasakyang panghimpapawid. Ang mga fighter aircraft na naririto ay mga cutting-edge combat aircraft na may multi-role capabilities, stealth technologies at air superiority. Sa video na ito ay ating aalamin ang pitong pinakamalakas na fighter aircraft sa mundo. Number 1. Lockheed Martin F-22 Raptor. Ang F-22 Raptor ay isang fifth generation aircraft na kasalukuyang nasa tugatog ng aviation engineering at isa sa pinakamalakas na fighter aircraft sa mundo dahil sa makabagong teknolohiya na taglay nito. May feature ito na near invisibility at marami din itong built-in armaments. Bilang isa sa pinaka-advance at magastos na production fighter aircraft sa kasaysayan, karamihan sa mga sensor at avionics nito ay nananatiling lihim na nagha-highlight sa pambihirang katayuan nito. Nilikha ito noong 2003, ang F-22 ay nakalaan lamang para sa Estados Unidos na binibigyang diin ang pagiging eksklusibo nito. Orihinal na ginawa upang palitan ang F-15 Eagle. Ang F-22 ay lumitaw bilang isang tugon sa lumalawak na American technological supremacy upang tapatan ang mga Russian fighter aircrafts tulad ng Su-27 at MiG-29. Bagamat unang idinisenyo para sa air superiority, ang F-22 ay ginagamit sa isang versatile multi-role platform na may kakayahan din para sa ground attack. Number 2, Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ang F-35, nakilala din sa tawag na Lightning II, ay nagmarka sa bagong panahon ng multi-role fighter aircraft. Nakamit ng F-35B variant nito ang operational capability na ginamit ng US Marine Corps noong 2015 na sumisimbolo ng advantage sa aerial capabilities. Binuo sa ilalim ng Joint Strike Fighter Program, ang F-35 ay nakatakdang palitan ang isang hanay ng mga sasakyang panghimpapawid sa militar ng Estados Unidos, kabilang ang AV-8B, A-10, F-16 at FA-18 na mga warplanes. Ang configuration nito, nakahawig ng F-22 na disenyo ng Lockheed Martin, ay ipinagmamalaki ang stealth technology upang mabawasan ang radar cross-section. May feature ito na compatibility for air defense, close air support at tactical bombing. Ang F-35 ay armado ng makabagong air-to-air at air-to-ground missiles. Malaki ang papel ng F-35 sa pandaigdigang digmaan. Ang variant nito na F-35I ay ginamit ng Israeli force laban sa mga target na malapit sa mga base militar ng Russia sa Syria. Ang pag-ataking ito ay talagang kahanga-hanga na kahit na ang mga advanced na air defense system ng Russia, kabilang ang S-300 at S-400, ay nabigo na i-neutralize ang Israeli F-35I, na higit na binibigyang diin ang mga groundbreaking na kakayahan nito. Number 3, Sukhoi Su-57. Ang Su-57 ay ang pinakabagong fighter aircraft ng Russia na nilikha sa ilalim ng kanilang Future Frontline Aircraft System Program. Ito ay itinalagang Su-57 noong 2017 at pangunahing idinisenyo upang palitan ang kanilang mga lumang jet fighters na MiG-29 at Su-27. Ang Su-57 ay nagpapahiwatig ng isang tugon ng Russia sa F-22 Raptor ng Estados Unidos. Nagsimula ang paggawa nito noong 2001 at unang pinalipad noong 2010. Ang mga pre-production models nito ay na-deploy sa Syria noong 2018. Ang full-scale production nito ay nagsimula noong 2022 at nagpadala ng unang dalawang Su-57 aircraft sa Russian Air Force. Itinuturing ito bilang isang air superiority fighter aircraft. Meron din itong pangalawang kakayahan na ground attack at surface engagement potential.
Sa kabila ng ilang agwat sa teknolohiya, ipinagmamalaki ng Sukhoi Su-57 ang reduced radar cross-section at iba't ibang pagpapahusay sa multi-role fighter aircraft. May feature din ito na 10 internal at 6 na external hardpoints. Sa kabila ng pangingibabaw nito sa labanan, ang paggamit ng Su-57 sa 2022 at 2023 na pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nananatiling limitado. Kaya naman marami ang nagtatanong kung epektibo ba talaga ang fighter aircraft na ito sa pakikipaglaban. Number 4, Chengdu J-20. Ang Chengdu J-20 ay kumakatawan sa cutting-edge stealth fighter aircraft ng China na idinisenyo upang tapatan ang 5th generation aircraft tulad ng US F-22 Raptor at advanced 4th generation fighter aircraft tulad ng Russian Su-57. Ang low-rate initial production nito ay nagsimula noong 2015 na pumasok sa serbisyo noong 2016 at opisyal na naging parte ng Air Force ng China noong 2017. Habang ang China ay naging mas transparent tungkol sa mga programang militar nito sa nakalipas na dekada, ang opisyal na impormasyon tungkol sa Chengdu J-20 ay nananatiling limitado. Nakaposisyon ito bilang isang medium to long range na air superiority fighter, ang J-20 ay posibleng nagtataglay ng pangalawang kakayahan na ground attack capabilities. Ito ay isang advanced na 4th generation fighter sa halip na isang ganap na 5th generation aircraft. Meron itong dalawang malalaking internal weapon base para sa long-range air-to-air missiles at mas maliit na side-mounted base para sa short-range air-to-air missiles. Ang J-20 ay may stealth features sa pamamagitan ng pagtago ng mga missiles sa mga base nito para mabawasan ang radar detection ng kalaban. Ipinagmamalaki din nito ang malalaking fuel tanks para sa mahahabang misyon at nag-aalok din ng mas malaking kapasidad ng kargamento kaysa sa American F-22 Raptor na higit na nagpapahusay sa versatility nito. May kakayahan ito sa high-speed operations. Ang Chengdu J-20 ay tumatayo bilang testamento sa mabilis na pagsulong ng China sa military aviation. Number 5, Boeing FA-18EF Super Hornet. Ang Super Hornet ay tumatayo bilang tugatog ng multi-role aircraft fighter capabilities ng US Navy. Idinisenyo ito para sa pagpapalipad mula sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid at napatunayang epektibo sa parehong air at surface target. Ang Super Hornet ay nakakalamang kaysa sa ibang mga fighter aircraft dahil ito ay mas malaki at may kakayahan. Kaya nakahanap ito ng papel bilang pangunahing aircraft fighter ng Australia. Meron itong makabagong makina, may karagdagang mga hardpoint at pinahusay na kapasidad na para sa pagdadala ng mga missiles. Ipinagmamalaki din nito ang mas mahabang oras ng pagpapalipad dahil sa mas malaking internal fuel storage. Ang mas pinahusay na avionics ay higit na nagpapalakas sa mga kakayahan nito na tinitiyak ang pagiging epektibo sa mga modernong labanan. Ang engineering features naman ay maingat din ang pagkakagawa upang mabawasan ang radar cross-section na nagpapahusay sa mga stealth attribute nito upang hindi agad ma-detect ng mga radars ng kalaban. Ang kakayahan nitong umangkop sa iba't ibang tungkulin mula sa air superiority hanggang sa ground attack ay nagpapatunay sa kahalagahan nito sa kontemporaryong pakikidigma. Ang Super Hornet ay napatunayan na sa mga labanan at kilala sa katatagan at pagiging epektibo nito. Patuloy itong nagsisilbing pundasyon ng US Naval Aviation at ang presensya nito sa mga aircraft carrier ay nagpapatibay sa papel nito bilang pangunahing asset para sa maritime security at defense.
Number 6. Eurofighter Typhoon. Ang Eurofighter Typhoon ay isang European multinational marvel na nangunguna sa larangan ng cutting-edge technology ng aviation. Ang disenyo at produksyon nito ay kinabibilangan ng mga malalaking aviation company kabilang ang Airbus, BAE Systems at Leonardo. Ipinagmamalaki ng Typhoon Project ang isang dual-purpose focus na may beyond visual range na interceptor habang nagtataglay din ng isang kakayahan sa ground attack. Isa sa mga natatanging feature ng Eurofighter Typhoon ay ang arsenal nito na may advanced European-designed missiles na nagpapahusay sa combat versatility nito. Ito ay isang twin-engine multi-role fighter na may canard delta wing. Nahihigitan ng Typhoon ang iba pang kilalang sasakyang panghimpapawid kabilang ang F-15, French Rafale at mga bagong variant ng Russian Su-27. Sa pamamagitan ng makabagong avionics at kahangahangang mga kakayahan, ang Eurofighter Typhoon ay nananatiling isang pundasyon ng European air power. Number 7. Dassault Rafale. Ang Dassault Rafale ay isang fighter aircraft na nagmula sa France at nilikha ng Dassault Aviation. Ito ay kumakatawan na halimbawa ng makabagong teknolohiya ng aviation. Mayroon itong twin engine at canard delta wing marvel na nagpapatunay na ito ay isang multi-role fighter aircraft. Mahusay ito sa mga misyon mula sa air supremacy at ground support hanggang sa pag-atake ng mga kalabang aircraft. Ginagamit din ang Dassault Rafale sa reconnaissance, anti-ship strike at kahit pa sa nuclear deterrence. Ipinagmamalaki ng Dassault Aviation ang Rafale bilang isang omni-role aircraft at ito ay isang angkop na paglalarawan kung pagbabasehan ang malawak na mga kakayahan nito. Ginamit ito para sa French Air Force at Navy. Kapansin-pansin din ang bilis ng fighter aircraft na ito. Maaari nitong matrack ang hanggang 40 targets at kaya din nitong umatake sa 4 na target ng sabay-sabay. Higit pa rito, ang open software architecture ng Rafale ay nagbibigay daan para sa tuloy-tuloy na pag-upgrade, pagpapahusay ng mga sensor, avionics at pagsasama ng armaments nito. Sa ngayon, ang France ang pangalawang pinakamalaking exporter ng mga fighter aircraft. Ang mga combat aircraft na naririto ay nagpapakita ng teknolohikal na lakas, kakayahang umangkop at natatanging mga pilosopiya ng disenyo na humuhubog sa hinaharap ng modernong pakikidigma. At dyan na nagtatapos ang ating video. Kung gusto ninyo ng ganitong mga video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat!